Hello guys, good morning, good morning, good morning. So yan guys, good morning sa ating lahat, sa mga kabisayaan dyan, sa mga kapwa ko bisaya. Good morning, maayong buntag ka na tong tanan. So yan, sa mga ka-team ko sa Resari Store, good morning din sa inyo lahat dyan. So yan guys, today is Saturday morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon guys, Sabado na ang umaga is mag-alas 8 na pero parang madilim pa sa labas. Yan guys Ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo o isishare ko sa inyo kung paano ako nag-umpisa sa aking sari-sari store at kung magkano ang aking puhunan at kung saan ako nagsimula. So yan, ang inyong aabangan. So ganito yun guys, nagsimula ako sa sa Alak Sigarilyo. So yun, Alak Sigarilyo. So kasi bumili kami ng ref, umutang ng 5-6 ang asawa ko, tapos bumili kami ng ref. Syempre yung ref hindi pwedeng hindi mo gagamitin at hindi mo pwedeng walang laman. Sayang naman ang ikot ng kuryente kung lagyan mo lang siya ng tubig. So ang ginawa ko nito guys ay meron akong 3,000 pesos. Yan guys yan yung sinisave ko tuwing nangungunduktor ako sa aking asawa. So yan ha. So ngayon guys, ang ginawa ko sa 3,000 na yan, bumili ako ng isang kahon na Red Horse na malaki, isang kahon na Red Horse na maliit, 6 na pirasong bote ng gin, 6 na pirasong bote ng long neck, tapos tigdalawang sigarilyo, Marlboro, Fortune, at Winston. So, yun lang yung inumpisahan ko guys. Ngayon, wala naman kaming tindahan. So, ang ginawa ko dyan, sa pintuan ako nagpaskil na may alak at sigarilyo ako. So ngayon, ang ginawa ko guys, syempre, dito na sa akin bumibili yung mga tao ng alak sigarilyo. So ang ginawa ko naman, yung gilid ng aking pintuan is pinutasan ko siya. Ngayon, mayroon kaming kapitbahay dito guys na mayroong screen na hindi na nila ginagamit. Hinihingi ko siya. Kasi yung bahay namin guys, yung kahoy na luma na, tapos yung aming bubong yero na tumutulo na guys, tapos yung aming poste, kahoy, kalahati na lang dahil kinakain siya ng anay guys. Tapos tuwing uulan yan o tuwing may kunting hangin, kinakabahan ako guys, kasi wala, natatakot ka, may baka sarap ng tulog ng mga anak mo, bigla malaglagan kayo ng bubong kasi baka sa sobrang bulok na yung mga kahoy, tapos yung yero tutulon na pag umuulan, ang lakas ng tulo, nagkakuha kami ng mga batya, kaldero, para lang isahod sa tulo. Ngayon guys, binutasan ko yung aming dingding. Meron kaming kapitbahay na mayroong screen na luma, hindi na ginagamit. Yun ang hinihingi ko guys, tinapal ko doon. Ngayon, ang ginawa ko, bumili ako ng unti-unti. Bawa shampoo, kailangan ng mga tao yun, shampoo, mantika, tuyo, suka, noodles. So yun ang dinadandan ko na binta, isa-isa lang guys, isa-isa lang binta ko. Ngayon, hindi ko pwedeng pabili isang Ariel na dobon. Tapos isang surf powder. Surf na? Surf na dobon. Yung mga ba? Mata.
So yun guys, may mabili, pasensya na. So yun ang ginagawa ko guys, bintana yan. Tapos ay, dingding, binutasan ko. Tapos ganun, ginagawa ko ng yung screen ng kapitbahay, hindi lagi nagamit guys, hinihingi ko yun. Tapos yung siyempre yung kahon ng Red Horse saka yung buti guys, mayroon din kami doon sa kapitbahay namin na hindi ginagamit kasi close. Ah. Sorry guys, ipotol. Mayroon silang basiyo, may kahon na hindi ginagamit guys. So yun, nanghiram ako ng dalawang kahon kasi nagsimula ako sa isang kahon na maliit na Red Horse, isang kahon na maliit na Red Horse na malaki. So yun yung umpisa ko guys. 3,000 ang puhunan. So hindi pala pwede. Pwede pala kahit magkano lang yung puhunan, kahit maliit lang, para 1,000 lang guys, pwede yun. So yun ang share ko sa inyo guys. Dinadandahan ko siya. Kung ano yung hinahanap ng customer, yun yung binibili ko. Yun ang binibili ko guys. Hanggang sa hindi ako pwede na, pati yung mga anak ko, hindi pwede na kuha lang sila ng kuha na walang bayad. So ang ginawa ko guys, kumukuha kami pero binabayaran namin. Kunwari, bumili lang kami sa ibang tindahan. So yun. Pinarol yung mga binta nung guys, niro-roll ko siya ng niro-roll. Yun. Dandahan. Kung ano yung mga kailangan ng mga tao, yun ang una kong binibili. So yun, napaikot ko siya ng napaikot guys. Tapos, yun na guys. Pagdating ng 1 year, yung aking bahay, wala pang, pagdating ng 1 year guys, yung aking bahay is ni-repair ko na. Dinadandahan ko siyang repair. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya tapos guys. Hindi pa siya finish. Ito, hindi pa siya finish. Kasi nag-lockdown tayo. Tapos yung asawa ko, isang jeepney driver. Yun talaga ang unang nawalan ng trabaho yung mga jeepney driver guys. Kawawa talaga kami. Tapos wala pang ayuda dumating. So ang nirecover ko lang dito guys, buto na lang. Nagtindahan ako. Niro-roll ko siya ng niro-roll hanggang sa ito na. So sunod guys, yan lang yung i-share ko sa inyo guys. Sa sunod, ipakita ko naman sa inyo kung ano tong laman sa aking maliit na sari-sari store. So see you next video guys. Bye-bye and thank you for watching. Subscribe na po sa aking video. Thank you po. Bye-bye.